Terus itu pohon, itu yung tilapia. Yan. Bali, apat na hiwa lang po siya. Bali, tapos lulutuin natin siya sa rice cooker dahil wala po kami, wala pa po kaming kalan. Wala pa ako nabibili ng kalan. Dahil pag nagsasahod, hindi pa inaabot. Eh, lagi mo lang natitira sa sahod. Kaya hindi nakakabili ng kalan. Tapos, itignan nyo po yung sito na bili ko. Medyo nakapili po ako ng maganda-ganda. Tapos, ano lang siya, 10 piso. 7 piraso. Naku, kung sa probinsya to, ayun. Marami na to. Dito sobrang mahal ang mga goray. Diba, ilagay natin yung sangkap. Tapos, ibubuhos, ilagay lang natin yung mga sangkap natin sa rice cooker. Tapos yun o, tatlong sili. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Paborito-paborito ng mga bikulan. Bikulan, ha? Isa na po ako doon. Bali po, naka sa 2 pirasong tilapia, tapos ito kasama na ito lahat, sangkap, 2 sibuyas, luya, tsaka 3 paminta ba. Ang bawang po may stock na ako, tsaka sili. Gumastos po ako ng 109 pesos po. Pwede na rin po kasi yung ulam, pang ulam namin, 2 lang kami, hanggang bukas na po yun, hanggang almusal na po. Kaya mas maganda talaga yung nagluluto sana na nakakapagluto ka para hindi mo masyadong magastos kakabili ng mga ulam. Kasi pag bibili ka ng ulam, eh, ang isang order po 50 pesos, minsan kulang pa sa'yo yung isang order kasi sobrang konti na ng takal nila. Kaya mas maganda kahit pa paano nakakapagluto din ng ulam. Kaya kahit pa paano, para-paraan na lang na makapagluto po sa sa rice cooker. Yun. Kahit pa paano, naluluto din naman. Kaso, hindi katulad ng luto na luto talaga sa apoy, di ba? Parang ibang-iba talaga yung may pagkaiba din sa lasa siguro. Mas masarap yung luto talaga sa apoy. Hindi yung lang. Alam nyo na. Sige po, hiwain ko lang po muna yung sangkap, tapos isasalang ko lang po, tapos mamaya babalitahan ko po kayo. Salamat po.